Patuloy ko lang nagpupulong ang 43rd regular session ng UNHRC dito sa Makulimlim at Maginaw na lungsod ng Geneva, Switzerland. Pero hindi nagpadaig ang mga miyembro ng grupong Ecumenical Voice for Human Rights and Justice in the Philippines o EQVOICE sa Ginaw. Matagumpay nilang nasumite ang 20 ulat tungkol sa kalagayan ng karapatang pantao sa Pilipinas. Apat sa miyembro ng EQVOICE ang direktang nakapag-ulat sa kapulungan. Suportado nila ang ulat ng 8 United Nations Special Rapporteur na magre-rekomenda ng mas malalim na investigasyon sa human rights situation sa Pilipinas. For many Filipino lawyers, these are the worst of times to practice law in the Philippines. Indeed, many lawyers, especially human rights defenders, have been attacked and the perpetrators continue to roam with impunity. Pero paano hindi raraw ang tugon ng representante ng Duterte administration dito ayon sa delegasyon? Hindi lang sa EQVOICE, karapatan at mga simbahan, kundi maging ang mga special rapporteur at mismong United Nations ang inaatake ng mga kinatawan ng pamahalaan. Malaki ang pag-asa ng EQVOICE na maipapasa ang isa pang resolusyon ng UHRC sa darating na Hunyo. We enjoin the UNHRC to ensure that Filipino defenders accessing the UN are free from reprisals and are provided with a safe and enabling environment for the exercise of our work. We support the Special Rapporteur's recommendations for official visits to countries such as the Philippines. Thank you, Madam Vice President. Buong mundo na ang nakatitig sa mga ulat ng human rights abuse sa Pilipinas. Sa obserbasyon ng EQVOICE, hindi naniniwala ang human rights community sa mga pagtatanggi ng pamahalaan sa tunay na human rights situation sa bansa. Ayon sa grupo, nasasaksihan din ng UNHRC ang walang humpay na pagsisikap ng maraming Pilipino para itaguyod ang katarungan at mga karapatan. Nag-uulat mula dito sa Geneva, Switzerland, ako si Raymond Villanueva ng Coda Productions para sa Alam.